kaya po mag-start. Okay, so good morning po sa ating lahat and good afternoon sa mga nasa Asia po. Yan, napakaganda po nung sunod-sunod nating discussion ngayon, no? First is yung membership orientation and then next ito pong Kaiser healthcare natin. Ngayon po pwede po natin i-invite pa rin yung mga gusto po nating makapakinig din ng mga kaibigan natin. Ito pong Kaiser Healthcare na mention slightly na pasadahan kanina ni Ma'am Athens. Ngayon itutuloy lang po natin. Ano po? Yan. Ma'am Athens, pa-guide si Ma'am Marivic kasi wala siyang audio kanina pa ano. Pero inaano ko din naman kanina. Salamat. Yes, ayun. So ito po yung pag-uusapan natin. Ano po si Kaiser? Ano po ba talaga ito? Marami po sa atin, hindi lang po siguro akong naka-experience, marami po sa atin ang naka-experience na yung mga magulang natin o yung mga kaibigan natin, wala pong mga ganito. Allergy po tayo sa healthcare, allergy po tayo sa insurances. As what SMD Athens mentioned a while back, ano po? Ngayon, kasi hindi pa po natin nakikita, hindi pa po natin naiintindihan yung kahalagahan talaga na magkaroon tayo ng healthcare. Pero super na-appreciate ko po talaga siya kasi tignan niyo po no, nung pandemic, napakadami po nakita po talaga ng karamihan sa ating mga Filipinos, nakita natin yung kahalagahan ng pagkakaroon po ng healthcare and at the same time insurance. Ngayon ang i-discuss po natin is Kaiser. Bukas ang itatopic po natin instead of Kaiser is most eaten para at least magkaroon po tayo na makita natin kung ano po talaga yung mga importance ng mga ito, lalo na po sa mga guests po natin. Okay? So, yan. So, si Kaiser Healthcare International Health Group natin, we are duly accredited with the Department of Health and the Insurance Commission. Our company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Alam niyo po na ang hinihingi lang po talaga ni Insurance Commission is 50 million pero Kaiser was able po to provide po talaga yung ipakita po talaga nila na caring po ni Kaiser. Kasi marami po ang nagsasabi na what if malugi, what if ma-bankrupt daw ganon. Marami pong mga ganyan. Pero talaga dito pinapatunayan po ni Kaiser na triple po yung naibigay niya. So whatever happens man po ay talagang kaya pong i-provide ni Kaiser, no? Kayang ibalik ni Kaiser kung ano yung mga dapat niyang ibigay. Pero wag po tayong mag-alala kasi regulated po tayo ni Insurance Commission at the same time ni SEC. Okay, lalo na po ang IMG natin. Okay po. So yan, regulated po talaga tayo. Alam nyo naman po na pag sinabi po natin regulated ka ng SEC, Securities and Exchange Commission, hindi po basta-basta ang makapasok na ang isang company sa mga ganitong ano po, ano, businesses. Okay? So yan. So yan, sino po yan? Si Dr. Yolo. Sabi niya, Kaiser's Board of Directors are seasoned expert in the medical field services. So siya po yung pinaka, isa po siya sa Board of Directors natin. And alam po natin ang president ng Kaiser ay si Sir Bart Borja. Siya po, siya ang president and medical director, Dr. Lea Oyolo, assistant HMO executive and prominent doctor. Outstanding Thomasian and Department of Medicine noong 2019 given by the University of Santo Tomas. Yan po. So, alam po natin na ang humahawak talaga ng Kaiser natin is hindi naman po basta-basta. Kaiser International Health Group is an HMO company. Ito po nagki-cater sa lahat po yan. Po pwedeng personal, pang-family, pang-group, corporate. Kasama po dito sabihin na natin yung ano po, ang Senate po, si Kaiser po ang nagpo-provide ng HMO nila. Marami po mga group or families, small corporations, small companies na ang nagpo-provide ng kanilang short-term care IC Kaiser. So ang agrarian na reform natin sa Pilipinas, ang nagpo-provide din po ng healthcare nila is si Kaiser. Okay po, yung short-term care nila. Kasi pag sinabi po natin short-term care, alam po natin na habang nag-work tayo, ito yung nag-aalaga sa atin. Pag long-term care natin, nandiyan pa rin po si Kaiser. So sabi niya dito,
is also offering one-of-a-kind HMO product, the Premium Healthcare Builder Plan. Ito po yung long-term plan natin, yung Ultimate Kaiser Health Builder natin. Okay, so ayan po yung mga pre-provide ni na HMO plans natin sa individual, yung family, mini group, yan. Corporation, yan. Meron din po tayong senior care. Okay? So, si Kaiser din, I-7, ano po ibig sabihin nito? 7 plus 13, sabi niya, because Kaiser po, we have 7 years to pay. Ito yung accumulation period natin. And 13 years po na waiting period. Waiting period in the sense po na yung pera natin, dito na naibayad natin for 7 years, ay naka-deposit na dito. Naka-invest na, and I mean, naka-deposit, naka-invest na po siya sa mutual fund companies. And alam po natin kung saan po naka-deposit. Saan siya naka-invest? Alam po natin na sa mutual fund po yan, naka-invest. Kaya talagang kumikita po ang pera natin kay Kaiser. Okay po. So, pag nakabayad tayo, meron po tayong Visa card na ganito. Okay po. Yan. Eto. So, ko lang i-ano, no? Example po natin dito is Plan K100. Eto ang mode of membership fee po natin. Annual po ito. Meron po tayong 58,821.43. Okay? So, yan po. Ang annual natin, yan yung annual natin. Yung total membership fee for 7 years, ito po yung babayad natin, ano? 411,750. Yan. Yung annual membership is 58,000. Ngayon, dito po sa accumulation period natin, sabihin na natin nag-start ng 22 years old yung kumuha ng plan. Kasi may mga bracket-bracket po tayo kung ano yung age bracket natin. Na doon po kasi depende yan eh. Diba? Syempre pag mas bata tayo, o pwede pa tayo makumuha ng mas mababang plan. Pero habang naedad tayo, nag-iiba po yung plan na po pwede natin gawin. That is, pareho po yan sa mga karamihan pong insurance at saka yung sanga ganitong healthcare natin. And FYI, for information po, alam niyo po ba na tayo, ang Kaiser Health Builder po, ang pinakauna po na healthcare na nag-provide po sa Pilipinas. Okay? So yan, 7 years yan, 22 years old siya. Eto, habang nagbabayad po tayo, we have separate benefits po. Pero habang tayo ay, eto na, habang nag-aantay na po tayo, may mga iba't ibang benefits pa rin po tayo, no? Eto po yung mga benefits po natin. Eto pong, isa-isahin natin, ano? So balikan na lang ulit natin yan. So, ano ba yung mga benefits natin during accumulation period? So, may po tayong tinatawag na annual physical examination. Ito, si Kaiser, alam niyo po na hindi lang siya HMO talaga na ano, eh, no? Tinutulungan at tinuturuan din po tayo na, alam niyo, every year kailangan meron tayong general check-up. And iyon po yung isa sa pinaka magandang binibigay ni Kaiser. Kasi habang nagbabayad tayo for 7 years, sabi niya, ingatan mo ang sarili mo. Paano niya sinasabi? Magpa-check up ka regularly, annually. And eto, ibibigay ko na sa iyo. No, sabi niya, free po sa atin yan pag kumuha po tayo, pag policy holder po tayo ni Kaiser. Eto, basta nakabayad po tayo ng first year ng policy natin, po pwede na po natin gamitin if nasa Pilipinas tayo. Pero pag nandito tayo abroad, o FW po tayo, kahit wala pa po tayong isang taon, as long as active yung policy natin, po pwede na po natin gamitin yan. Magpa-schedule lang po tayo sa mga Kaiser clinics natin. Okay, so po pwede na po natin gamitin. Yan po yung napakagandang na-appreciate ko din dito kay Kaiser. Imagine nyo po yun, habang nagbabayad tayo, generally na-check up po tayo. So, at least natutulungan po tayo nito. Ano po? Iyan ang cover niya. Yung basic 5 natin na sinasabi, annual physical exam coverage, physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count. Ngayon, pag ano po tayo, 35 years old and up, ng mga babae, no, pwede po tayo sa ECG niyan. Okay po? So, iyan yung annual physical examination natin. Ba't siya bumalik? Eh,
And then, another is, second is yung dental benefits natin. Yan. Unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year free dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, and onlays, minor adjustment of dentures. Pero syempre, hindi po kasali dito yung implant, no? Kasi syempre, negosyo pa rin dito. Ano, malulugi naman po si Kaiser. Kaya ito po yung mga coverage niya with regards po sa dental. Kagaya po nung umuwi po kami nung last year, no, nakapag physical exam po kami sa main office sa Kaiser Makati, and then yung dental ko po noon nagpa-check up po ako sa Baguio na. Kasi yeah, sa Smile Clinic sa Baguio. Kasi wala nang time noon. So, kahit naman ano po yung mga accredited na dental clinics natin sa mga lugar-lugar natin, we have 800 or so na clinics, po pwede po tayong kumuha ng appointment. Okay? So, yan po yung kagandahan. Marami po tayong mga accredited clinics. Hindi lang po sa mga main office tayo po pwedeng gawin ito. Number 3 is the basic health benefits. Yan. Yung physician's fee, specialist fee, surgeon's fee, and anesthesiologist. Sa operating room, hospital intensive care, meron po tayong corresponding percent po dito. Okay po, na discount. Pag member po tayo, or I mean, policy holder tayo. Number 4 is member's choice of room and board. Meron po tayo sa plan K100, meron po tayong 1,000 per day, and that is for 30 days. Okay? So, halimbawa, ang nakuha mo po is nasa suite room ka, 1,500, babayaran ni Kaiser yung 1,000, yung 500, ikaw, isa-shoulder mo yon. Basta eto po. So, ibig sabihin, malaki po siyang tulong. Okay? So, yan po. Members' choice of room and board. Number 5 is hospital benefit limit up to 6,000. Per year, after full payment of the first year of total premium, eto po yun. Basta nabayaran po natin ng isang taon. Okay po. So, ma-avail po natin yan. Okay? Pero, ina-advise po natin kasi eto, once na nagamit natin isang beses, yung etong mga benefit po na ito, hindi na po maibibigay sa atin yung bonus na 85% of our premium, of our membership, ay maibibigay sana sa maturity. Pero once na nagamit natin kahit isang beses lang, ay gagamitin na po natin ito for 7 years. No? Pero pag kaya pa po natin i-shoulder, yun po yung ina-advise natin, halimbawa 25,000 lang or 30,000 lang, and if we can shoulder that, tayo po muna para maibalik po sa atin upon maturity yung 85% of our premium. Okay? So, yun po yun. Yan. Tuloy natin. Sabi nga dito, number 6, term life insurance coverage. Halimbawa, ayan, if the member dies before attaining the age of 75 years and prior to this entitlement to the long-term care benefit value as indicated in the schedule of benefit, his beneficiary shall be entitled to the amount or the sum of long-term benefit value and long-term care. Kasi itong long-term care benefit value is yung 350 natin. And yung long-term care health benefit natin is 100,000. So, total po of 450. Okay? So, yan. Prior po na mag-75, cover po tayo dyan. Okay? So, number 6 benefit natin. Number 7, accidental death and dismemberment. Should the member suffer directly and independently of all other causes, but halimbawa po na namatay ang policy holder, ano? Na-accidente siya. Madodoble po itong maibibigay sa kanya. Okay? Na kumbaga insurance yon. Ngayon, nagkaroon ng dismemberment na naputulan, na nagkaroon ng accident, may corresponding equivalent po ang maibibigay po sa kanya. Okay? So, yan. Ito po yung mga corresponding na maibibigay po sa atin yan. Loss of both hands, loss of both feet. Yan. Loss of one hand and sight of one eye, loss of one foot and sight of one eye, and loss of both sight, mga 100% po yung ibibigay sa atin. Niyan, okay? So, number 8 na benefit po natin, waiver of membership fees due to death, namatay po si policy holder. Ito po ay ma-waive na yung kanyang membership fee. Automatically, paid na po siya. Babayaran na po yan ni Kaiser. Okay? So, yan po yon. Pero syempre, tatandaan po natin, may
two-year contestability period po tayo. Sa lahat naman po yan. Ano po? Number 9, waiver of membership fee due to total and permanent disability. Na disabled, hindi na kayang makapagtrabaho. Ano din po yan? Waive na rin po yung kanyang policy. Within 6 months, no, Kaiser shall waive the payment of each membership fee. Lahat po ito is under approval po yan ni Kaiser. Okay? So, syempre, i-investigate natin yan. Halimbawa, yun nga, yung na-disabled siya, hindi agad, di ba, i-investigate pa po yan ni Kaiser. Eh, continuous dapat natin binabayaran. Okay po? Kahit inaano tayo, investigation po yung ating pagka-disable, syempre, kailangan ng mga medical certificate yan. Hindi agad-agad yan na-approve. Dapat, diretso pa rin natin binabayaran ang ating monthly, no? Ngayon, once na na-approve na siya, alam nyo pong ibabalik sa atin ni Kaiser kung magkano yung bayad po natin. Halimbawa, 3 months na inayos yan, ano, under investigation, ibabalik po yan sa atin ni Kaiser. So, wag po tayong mag-alala doon. Number 10 benefit is, yan, yung tinatawag po nating, hindi pa pala tapos. All claims under the above insurance coverage shall be subject to 2-year contestability period. Alam po na natin yan. If the member dies during the accumulation period, the principal beneficiary. So, yan po. Meron po tayong principal beneficiary. So, sa mga naglalagay po tayo ng beneficiaries natin, ano, be careful po tayo kasi baka mamaya, alam naman po natin na marami pong nagpapapalit. Pero ang kagandahan dito po kay Kaiser, habang binabayaran po natin si Kaiser, pwede pa po natin palitan ang ating mga beneficiaries. Pero pag nasa investment period na, hindi na po natin po pwedeng palitan ang ating mga beneficiaries. Okay? So, yun po yun. Ayan. Nandiyan pa po ba tayo? May naiintindihan po ba tayo sa ating mga participants? We have 28 participants. Okay lang po tayo dyan? Yes po, SMD Mina. Okay po. Yun. Salamat, Ma'am Athens. Akala ko si Ma'am Athens na ang nandiyan. Yan. Number 10, Family Assistance Service. Yan po. Policy should be in active status. Lagi natin sinasabi. Yan dapat kasi lagi pong active. Kasi pag once na nalapse po tayo, wala po tayong makukuhang benefits yan. So we have to be careful. Kagaya neto, no, sinasabi na naman po, naririnig po natin na magkakaroon na naman po ng total lockdown. Sabi po nila probably next week, pero hindi pa naman po sure. Kaya ang dami po na nag-a-advance payment. Maganda din po yung na ginagawa ng iba na nag-a-advance po sila. Something happens, at least, no, covered pa rin po tayo. Alam po natin na active yung ating policy. Okay po. So yan. Nominated patient must be an immediate family. Alam po na natin to, ano, yung immediate family lang po natin at family assistance lang po. In case of emergency lang po yan, ano, na nagagamit. At in-notify natin, pinapaalam natin, kino-communicate natin yan kay Kaiser. At dapat maiaano natin yan sa accredited. Yung pagdalagyan natin ng halimbawa, yung single ka, halimbawa si tatay ko, no? Accidentally, kailangan po talaga namin siyang dalhin sa hospital. Kailangan accredited na hospital ni Kaiser yung pagpupuntahan sa kanya, pagdadalhan po sa kanya. And I have to communicate it sa Kaiser Department. Okay? So, yan po yun. Uulitin ko po yung first degree of consanguinity lang po natin ito. Halimbawa, may single po ako, ang magulang ko po at yung mga kapatid ko. Pero pag may asawa na po ako, yung family ko na lang, asawa ko, anak ko, ganun po yun, okay? So, yan po yung mga benefits natin habang tayo ay nagbabayad. Ngayon naman, paano? May continuation pa pala dito. Pasensya na, hindi ko sa akin po itong ano ha. Itong slides, nakihiram lang po ako kay CEO. Assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits due to the member under his policy. Alam po natin yan. Kasi lahat po tayo, meron tayong mga policy po yan. Dapat, lagi po natin yan. Dapat binabasa po natin yung ating policy. Okay po. So, kailangan alam po natin, napunta na ako sa benefits. Dapat alam po natin yung ating mga policy. Okay? So, may kanya-kanya po tayo. Kagaya po ni CEO, yung kanila noon is 5 years lang po nilang binayaran. Pero yung sa atin ngayon, yung ultimate na ito is 7 years po natin. Pero mas madami tayong benefits at mas malaki na po.
Kasi before I've heard na mas mababa yung binabayaran. Yun. Prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. Kasi diba, sabi nga natin, assistance lang siya. Kumbaga, babayaran muna ni Kaiser kung wala tayo. Diba kasi emergency yan eh. Kailangan natin dalhin sa hospital, wala kang daladalang pera, hindi ka nakapag-wither or whatsoever, babayaran mo na yan, i-handle mo na ni Kaiser. Pero bago mo ilabas ang pasyente, dapat ma-settle natin yung mga dapat bayaran natin kay Kaiser. Okay? So Kaiser's approval to avail such assistance must first be obtained by the member and the issuance of LOA will then be given. Okay? So list of assistance na dapat ito ay na-i-communicate, kagaya nga po ng sinabi ko kanina. So yan, sabi dito, note that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval and denial on the ailment solely depends on Kaiser management evaluation. Nas kay Kaiser pa rin kung i-approve po niya or hindi. Okay po. So yan po yung mga benefits natin habang binabayad si Kaiser. Okay? So yan. Basic medical benefits sa mga accredited hospitals, room and board, services of accredited physician, a specialist surgeon, anesthesiologist, hospitals, intensive care unit, or operating room fee. So madami po tayo mga benefits. Gaano po kadami ang mga accredited hospitals all over Philippines? Over 800 accredited hospitals, hospitals, intensive care unit, and operating room. Okay po. So special and extended benefits. Ito, magnetic resonance imaging, yung MRI natin, nuclear or radioactive isotope scan. Ito, dati hindi ko po alam to, pero ngayon, nag-undergo ng ganito po yung tatay ko ngayon. CT scan, dialysis, blood transfusion, physical or speech therapy. Imagine nyo po, ang ganda, no? Anti-rabies, venom and tetanus vaccine emergency benefit ambulance. So lahat po ito, maa-avail natin pag tayo po ay member ni Kaiser. Okay po. So, yan. Ngayon, paano naman pagtapos na tayong magbayad? Nasa extended period na tayo. Yung, ano naman po yung mga benefits natin. So, eto naman po yung mga benefits na makukuha natin. Okay, so, habang nag-aantay tayo, yung long-term care benefit value natin, guaranteed health benefit as shown in the schedule of benefits. Lagi po natin sinasabi ito kasi nandoon po sa OPMS natin yung mga schedule of benefits natin. Once na member po tayo ni Kaiser, okay? So, nandoon po yun. Mababasa po natin yun. Kaya dapat lahat po ng ating mga policy, dapat binabasa po natin para alam po natin yung coverage po natin. At the end of the 20th year, as part of the hospital benefit limit, until fully utilized or can be converted into cash on the 20th year. So, pwede po natin gamitin or pwede po natin i-cash out na po lahat. No, yung pera natin na nandun. Kasi kinikita naman po yung pera natin, di ba? So, yan. Ano pa po yung mga ibang benefit habang nag-aantay na lang po tayo, naka-invest po yung pera natin? Our yearly healthcare hospital benefit limit, 10% of the long-term care benefit value earned is starting from the end of the accumulation period and every year thereafter up to the 20th year. Ibig sabihin po, di ba tapos tayo nagbayad ng 7 year. Yung pang 8 year, kumikita na po ng 10% ang ating pera. Okay, so ito po ay compounding interest. So pag hindi natin tinatanggal yung pera natin doon, yun ay kumikita siya ng kumikita. Ngayon, what if ang tanong, di ba wala na yung iba na po yung benefits natin while we are paying at iba naman po dito na sa waiting period. Kasi sasabihin, di po pwede pa ako sa annual benefit limit. Yung benefit ko yun habang nagbabayad. Iba na po yun. Dito po, habang naka-invest na yung pera natin, yung pera na po natin, yung tubo or kita ng pera natin, yun na po yung pwede natin gamitin para sa pagpapa-check up po natin or pagpapagamot po natin. Okay? So please be clear with that po.
ano pa yung mga benefits natin? Long-term healthcare experience intensive hospital benefit limit. Ito, approximately 85% of the total membership fees, which can be converted into cash or be a part of the hospital benefit limit from the 20th year until fully utilized. Diba sabi po natin, habang nagbabayad tayo, hindi po natin nagamit yung 60,000 natin at hindi din tayo gumamit ng room room and board natin. Ito ay mai-incash natin, yung 85% of that ay mai-incash po yan upon maturity natin, no, yung pang 20th year. Ano pa yung mga benefits po natin habang nag-aantay tayo sa ating pera? Pero I just would like to reiterate po sa atin, kasi ang dami pong nagtatanong, what if gusto ko nang kunin? Tatandaan po natin na kaya po tayo kumuha ng Kaiser para po sa future po natin pag nag-retire na po tayo. Ano, kagaya nga po noon na pag-uusapan po namin magkakaibigan. Buti na lang nakilala namin si Kaiser. At least pagtanda natin after natin ng years natin dito abroad, hindi na magkakaproblema ang ating mga pamilya, lalo na pag ako po, lalo na ako, single po ako, hindi na po mamumroblema yung pamilya ko kung saan po sila kukuha ng or saan din po ako kuha ng pang-hospitalize ko po. Pagpapadoktor ko, ganyan. Kailangan ko para sa healthcare ko. At least, meron na po akong Kaiser na po pwede ko pong gamitin. Hindi na ako mamumurowisyo sa pamilya ko. Yun po yung kagandahan din po nito. So, tatandaan po natin yun. Lifetime network access. Lifetime access to over 10,000 doctors, over 800 medical facilities, as long as you have funds available in your health benefits. Okay, so basta't hindi po natin nagagamit at meron pa rin po tayo dito, makaka-access po tayo sa mga hospital natin na, ayun po ha, meron po tayong 10,000 doctors and 800 medical facilities. Okay, so ano pa po yung mga benefits natin while we are waiting for the maturity? Cost-free health benefits with return of membership fee for non-utilization. Eto nga po, ibabalik kasi hindi po natin nagamit. Additional yearly healthcare hospital benefit. It is a benefit other than the yearly healthcare benefit limit at the end of the accumulation period and every year thereafter up to 20th contract year, provided that Kaiser's investment earnings is higher than 6% per annum. Papaano pag ano? Ang importante po dito, hindi siya bababa ng 3% per annum ang kita ni Kaiser kasi, di ba, naka-deposit. Ito po yung sinasabi nating dividend na po ng pera natin. Okay? So aside from meron siyang interest, di ba, kumikita yung pera natin, meron ding dividend. Once na kumikita si Kaiser, higher than 6%, meron din po tayong, mayroon ding naibibigay sa atin. Tandaan po natin na ang pera natin dito sa Kaiser ay pre-computed po ito. Ano po? Okay. So, yan. Kita po natin yung long-term care value po natin. Ito po siya. Yan ha. Pa-extended natin. And then, ito yung kinita po ng pera natin. Yung accumulation period po niyan. Kumikita po yan. Okay? So, dapat ito, every year nagko-compound. Kasi pag i-add po natin yan, di ba, 13 years. Kung titignan natin kasi yung K-Plan 100 natin, 10% of Plan K-100 is 10,000. Pero ito, nagkukumpound po siya, nagkukumpound. Kaya, instead of 130,000 lang siya, naging 267,750. Okay? Yung long-term care benefit value din naman po natin, since K-Plan 100, meron po tayong 100,000. Okay? So, ito po yung long-term healthcare experience intensive natin, yung 350. Ibig sabihin, ito po yung 85%, no, of our total membership fee. Ano po ito, rounded off po siya, 350,000. Okay po. And then meron din po tayong long-term healthcare experience intensive hospital benefit. And meron din tayong additional health, ito po yon. Yung healthcare yearly po, ito po yung pera natin na kumikita ito po. Nasaan pa yung isa? Ayun na yan. So, yung total po nun, gusto ko lang pong balikan yun. Ano? Ang total po na pera po natin upon maturity, meron po tayong 1,166,000. Pero pag ito po, hindi pa po natin kinuha upon maturity, syempre yung
kita natin, ay yung pera natin, kumikita pa rin siya. So sa first extended period niya, kasi bata pa, no? 22 years old. Kaya maganda po talaga pag bata po tayo nag-start kay Kaiser. Imagine nyo pag 22 years old ka nag-start, kagaya po ni CEO, 22 years old siya. So 20-year plan, 42 years old, okay na po yung kanyang Kaiser, tapos na po siya, nag-mature na. Pero syempre, bata pa siya, hindi pa po niya kailangan, ano, malakas pa siya. Pwede po niyang i-extend yan, age 60. Ang pera po niya at the second, yung sa first extension niya is, ang pera is magiging 6.4 million. Bata pa rin kasi siya, pwede pa rin niyang i-extend for 5 years, yung 6.4 niya, magiging 10.4 siya. Kasi kumikita eh, na nandoon lang yung pera niya. At tandaan po natin, compounding po yung pera natin dito. Okay? Okay, so yan po yun sa extended natin. Ngayon, yung mga pre-existing illnesses po natin. Ano naman po yung mga pre-existing illnesses natin? Habang nag-aantay na po tayo, covered na po tayo yung mga pre-existing medical condition natin. Pero, pag bago pa lang po tayo, ano, hindi po tayo, ma-NIB po tayo pag meron na po tayo mga sakit-sakit na mga malala. Okay? Yan. Pero na-develop na po itong pre-existing conditions natin habang nandito po tayo sa pag-waiting period natin, ano, po pwede po yon. Covered na po siya. Okay? So those illness or injuries considered to be in existence prior to the effective date of the contract. Any professional advice or treatment was given for such illness or condition. Such illness, ito po dinidescribe lang po na ano po ba itong pre-existing condition natin. Such illness or condition was in any way evident to the member before the effective date of the contract. Ito po yung mga sakit-sakit natin bago ma-approve yung mga contract po natin. Ito po yung mga pre-existing natin. The pathogenesis of such illness or condition started whether or not the member is aware of it. So tandaan po natin, di ba ang daming sinasabi, what if hindi niya alam na meron siyang ganito? Ito po oh, ang sagot. So whether or not the member is aware of it. Okay po. So yan. Yun po yung ating mga pre-existing conditions. The following illnesses will be covered during extended period. So wag po tayo mag-alala. From 8th year to the 20th year. So bronchial asthma. Yan, lahat na po yan. I-screenshot na lang po natin. Ano? So yung mga pre-existing natin, such as yung mga nakalista po dito, covered na po siya during the waiting period. Okay, so yan yung mga thyroid, ayan, mga allergies, hernias, yan. So lahat po yan, covered na po siya. So ano pa ba yung mga dreaded diseases? Eto, yung stroke, kasama po yan, cerebrovascular accident, yan, lahat po yan, nandito yan. Hindi ko na rin po yan iisa-isahin. Screenshot na lang po natin para alam din po natin kung ano yung mga dreaded diseases that are covered dito sa extended period po. Extended period natin or the waiting period po natin. Okay? So yan, chronic pain syndrome, lahat nandito yan na po. So, eto naman pag-usapan natin yung PhilHealth. Maganda po ba ngayon? Ang dami pong namumroblema ngayon, di ba? Ang dami pong naiinis ngayon kay PhilHealth. Pero actually, sa PhilHealth, may part po siya dito sa ating Kaiser. Your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. Paano yan? Once admitted, you will be advised to file your PhilHealth. Pag member po tayo ni PhilHealth. So, advised to file your PhilHealth reimbursement form. The PhilHealth reimbursement due shall be deducted from the total hospital bill. Uunahin po natin i-file si PhilHealth. Ibabawas po. Halimbawa, babayaran natin sa hospital. Ang bill po natin is 120. I-file natin si PhilHealth kasi PhilHealth member tayo. Uuna pong i-deduct doon. So 120 bill po natin kung magkano yung discount natin. Kasi discount lang naman po ang PhilHealth eh. Tapos yung remaining doon, yun yung babayaran ng Kaiser member. No, yan. Without PhilHealth member naman, lahat yan babayaran natin. Okay? So malaki din naman pong tulong si PhilHealth. Pag-usapan po natin itong grace period. Sabi dito, if payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. No? Lumagpas po tayo sa 30 days, ang dami pong nalalapse ang policy po ngayon. Kasi nakakalimutan nilang bayaran. Yun po yung problema natin pag nagba-monthly tayo. Kaya dapat, tatak na po yun, nakaschedule na po yun sa mind po natin na every ganitong date, kailangan magbayad tayo ng ating
Kaiser para hindi po tayo malalapse. Kasi tatandaan natin, once na nalapse ang ating policy, hindi po natin ma-enjoy ang mga benefits for being a Kaiser member. However, the owner shall be given a grace period of 30 days, no? Or 1 month to pay the due installment benefits may be provided to the members only after the due installment is paid. Halimbawa, ang due date mo 30, no? Kailangan yun, mabayaran natin, no? May grace period na wala talaga, nakalimutan, ganyan. May 30 days pa rin po tayong grace period, okay? After ng 30 days po na yan, malalapse po yung ating policy. So we have to be careful. Kaya ang kagandahan doon po sa mga nagpo-quarterly, semi-annual or annually, yun po na alam niyo po yun na umiiwas tayo sa lapsation. Nakakaiwas tayo, I mean. What if na-lapse ka talaga? Ano ang gagawin mo? Siyempre, mabait naman po si Kaiser kung pwede po nating i-reinstate ang ating policy. How? May dalawa pong klase kasi ang reinstatement. Ang tinatawag nating update at redate. Paano po si update? Ito pag-usapan natin. Ang update, sabi niya, member will pay the premiums due on all the missed months. Halimbawa, hindi ko po nabayaran yung policy ko ng 3 months. 3 months akong hindi nakabayad. Babayaran ko lahat. Babalikan ko yung 3 buwan na yon. Babayaran ko lahat. Plus the surcharge of 1.5 per month. Okay po. Or 18% per annum yan. From the date of each unpaid installment. Diba yung mga ibang nalalaps, makikita nyo po doon pag nagbayad kayo sa kiosk 2, makikita nyo, nako, ang laki na. So, may dagdag pong surcharge na nakalagay. Eto po yon. Ngayon, po pwede po natin i-update ha, bayaran natin yung na-miss natin na months plus yung 1.5%. Okay, so maibabalik po yon. Another, what if hindi mo na kayang bayaran, no? Kasi masyadong malaki, nawalan ka ng trabaho. Another way is, dahil mabait nga po si Kaiser, may consideration siya, may tinatawag po tayong redate. Etong redate, member will only pay the premium for the month but the maturity period will be moved. Halimbawa, 6 months, hindi mo nabayaran si Kaiser mo. No? Ang gagawin po dito ni Kaiser, ang gagawin mo is i-redate mo. Hindi mo babayaran yung 6 months, pero ang mangyayari po, mamumove ang ating maturity period. Okay? Kung ilang buwan yung hindi mo nabayaran at ini-redate mo, yun din po yung buwan na ma-move po yung maturity ng ating policy. Okay po? So, yun. Ano yung requirements pag nag-reinstate tayo? Reinstatement application form and reinstatement fee of 300 pesos. Kasama po yung babayaran natin ito. Kung magkano yung surcharge plus 300 pesos at yung application form, reinstatement application form. This can be done, eto, binibigyan po tayo within 2 years of the first unpaid due date. 2 years lang po ha. Pag lumagpas na po siya ng 2 taon, hindi na po natin mahahabol yan. No? The member shall be considered a new applicant subject to pre-existing conditions and for purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements. Ito po is halimbawa, nalapse po tayo. Tatandaan po natin, once na mag-reinstate tayo, redate or update man po yan, babalik na naman po tayo sa 2-year contestability period. So, napaka-ano po talaga ng pag nalapse po tayo. So, we have to be careful. Okay po? So, kasi once na nalapse yan, babalik na naman po tayo sa 2-year contestability period. No? Instead na tapos na sana tayo. Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to, no? Pag hindi natin nagawa, nawala pa rin, dito nakapag-reinstate, makakancel na po yung contract natin. Okay? So, tatandaan po natin yan. Marami po tayong naririnig na hindi na po nila nababayaran ang kanilang Kaiser. All reinstated plan shall be subjected to the new price. Halimbawa, no? Nag-change po yung ating payment. Siyempre, doon na po sila susunod kung ano na po yung bago. Okay? So, yan. Sa reinstatement natin. Ito po yung reinstatement form natin. Ano? So, i-fill up lang natin. Last time, first name, lahat po yan. Ayan, i-fill up lang po natin. At dito, yan, reinstatement sales counselor. Tapos yung plan holder natin. Okay po? So, ito po yung reinstatement form. And ano pa po? Ang healthcare value natin. So, yan.
The owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefits provided the plant is active for at least a year. Pero hindi po natin basta-basta mai-surrender po yan. So lahat po yan under subject for approval po lahat yan ni Kaiser. Okay? So tatandaan po natin. O pwede po ba natin i-transfer yan basta-basta? Ulit, uulitin, paulit-ulit po natin sinasabi po ito, dati po pwede po natin i-transfer kanino man. Pero dito po sa bago natin ay hindi po siya po pwedeng i-transfer kung kani-kanino lang. Take note, is it transferable or can it be assigned? Yes. But tignan natin, the benefits under the Kaiser Ultimate Health Builder Plan may be transferred or assigned by the member provided that during his or her lifetime, the member appoints in writing the principal beneficiary who shall receive all remaining outstanding benefits under the said plan in the event of his or her death. Meaning po, ang ating Kaiser po, pwede po natin i-transfer solely sa ating primary beneficiary. Hindi po kani-kanino lang. Okay? No, hindi din po natin po pwedeng ibenta. Maita-transfer po ito kay primary beneficiary natin. Okay po. However, the Kaiser Ultimate Health Builder Plan itself cannot be sold. Ito po yung sinasabi ko. Assigned or transferred to any other third party, nor payment of membership fee assumed by said third party. Kasi dati po pwede po, di ba? So wag po tayong ma-confuse. Ito po yung bago natin dito sa Kaiser healthcare, okay? So yan, tandaan po natin, maita-transfer lang po natin sa first beneficiary po natin. I hope clear po yun. Transferability of the Kaiser Ultimate Health Builder. Yan. What are the benefits that can be received by the principal beneficiary? Eto po ha, kaya napakaswerte ng ating mga primary beneficiary. So careful po tayo, pwede po nating palitan ang ating mga primary beneficiary habang nagbabayad tayo. Habol-habol po tayo dyan, no? Kasi ang dami pong mga, ang dami pong nagtatanong, eh paano naghiwalay, nawala na si husband, no? Ng hapit bahay, gusto nang tanggalin kasi dati siya yung primary beneficiary. So careful po tayo kung sino yung i-appoint nating primary beneficiary. What are the benefits that can be received by the principal beneficiary? Yan, yearly healthcare benefit value, o diba, swerte ng ating primary beneficiary. Yearly healthcare benefit value, long-term care benefit value, yung mga ano natin, to na-discuss na po natin, to yung mga pera-pera po natin, ito, ano po. Long-term healthcare experience incentive, additional healthcare hospital benefit limit, provided that investment earnings of the company is higher than 6% per annum. So yun yan, yung mga pera natin, kumbaga, in other words, yung mga makukuha natin dapat ay mapapapunta sa ating primary beneficiaries. Okay? Yan. The above benefits can be utilized by the principal beneficiary for his or her own health or medical benefits. Yan. So yan, si primary beneficiary natin. Upgrading of plan and mode of payment. Papaano naman siya? Plan can be upgraded within 30 days after its effectivity date. O pwede pa po natin yan i-upgrade. Okay? So within 30 days. Uulitin ko, within 30 days kasi ang dami po natin makukulit na mga kliyente na or mga policy holder. O pwede ko pa po bang palitan to? Eh kasi nakabayad na po ako ng 2 months. Hindi na po yun po pwede. I-upgrade lang po natin ang ating plan within 30 days. Okay? Filled out amendment form, payment of processing fee of 300, payment of additional installment corresponding to the updated plan. Halimbawa, K-plan 75 ka, gusto mong gawing K-plan 100, babayaran mo po yung difference nun. Okay? Within 30 days po yun. Ulitin ko, within 30 days. Yan. Mode of payment can be upgraded as well anytime after completion of its respective cycle. Halimbawa, gusto mong gawing quarterly, monthly ka. So tapusin mo muna makatatlong payment ka bago ka mag quarterly, okay? So kung ginawa mo ito at hindi nagawa yung cycle na ang gagawin po is para makikita po natin hindi na siya magiging deposit lang. Kung makikita nyo sa payment history nyo, hindi po yung sasabihin nilang payment mo yan. Magiging deposit mo lang siya. Pero yun, kikita din naman at maibabalik din naman po upon maturity ng ating plan. Okay? Yan.
if within 30 days after purchase, filled out amendment form, payment of additional installment due corresponding to the amount of the updated mode of payment. Siyempre, pagsasabihin mong pag nag-quarterly ka dati, ba't nawala? Pag quarterly ka dati, ngayon gagawin mo siyang sorry po ha, nawala po eh. Hindi yun. Saglit lang po ha, nawala eh. Lumalabas. Nagpa-pop up na naman yun. Biglang nawala. Pumunta ka kaya dito? Sa keynote? Yun. Pumunta ka ulit sa Zoom? Saan yung Zoom mo? Zoom? Share? Kita nyo po. Ayan. Wala po. Wala. Ayan. Kita nyo na po. Yes. Ayan. Okay. So, nag-upload aking kalaban dito. Yan. So, nandito po tayo. Ano po sa upgrading of plan and mode of payment? Yan. So, meron po tayo laging 30 days po yan. Meron po tayong filled out amendment form, payment of processing fee of 300, and yung computation po, no, of dues based on the desired mode of payment. The downgrading of plan and mode of payment is not allowed. Hindi po tayo po pwede mag-downgrade. Halimbawa po, downgrading of plan. Plan K100 tayo, da-downgrade natin sa plan K50. Hindi po yun po pwede. Okay? Halimbawa din, i-downgrade natin ang mode of payment. Instead of payment po natin, naging semi-annual tayo, gagawin natin monthly. Hindi din po pwede yun. So, mag-decide po tayo ano po talaga yung makaka, yung kaya natin, yung carry po nating mode of payment at saka yung plan na gagawin. Tayo din naman po, na mga member na po, no, wag po nating encourage lang natin hanggang sa kaya nila. Kaya po natin ginagawa ang physical check-up natin, no, bilang IMG members. Huwag po natin silang pilitin na kumuha ng K-Plan 100 kung hindi po talaga kaya ng budget natin nila. Kasi ito po yung nagkakaroon ng problema eh. Hindi po nila kayang bayaran. Hanggang saan lang po yung kaya nila. Kaya kailangan natin ang financial check-up sa ating mga clients or sa mga ating members. Okay po. So, yan. Dito tayo sa next slide natin. Saglit lang po ha. I-annotate ko lang. Para mas... Yan. So, next po natin. Ito naman po yung ating amendment form. So, fill upan natin. Dito sa amendment form natin, yung mga ibang hindi pa po nila nakikita itong amendment form na to. Yan. Fill upan lang natin yung details natin. I-click lang po natin dito. No? Check natin alin ba ang gagawin natin. Change address. Change name of plan holder natin. Yan, change of beneficiary designation. Ayan po ha, habol-habol sa mga gusto po mag-change ng primary beneficiary natin. Yan po pwede nating palitan. Change mode of payment. Change to new member. Yan, yung kasi eto naman po is yung, di ba yung ikinukuha nating minor, magpapalit na po yan pag nag-18 years old natin. Fill up natin yan. Ayan, ano pa. Yan, upgrade. Yan. Makikita po natin. At kung may mga other issues po tayo, yan, i-click lang po natin yan. Okay? So, yan po ang ating amendment form. Ano naman yung mga eligibility natin? Ano po yung mga age bracket? Yan. 10 to 40 years old, before 41st birthday, po pwede po tayo sa K45 or up. Ito yung pinakamababa ha, K-Plan 45. 41 to 50 years old, meron po before 51st birthday, yung K60 natin and up. Okay? Ang up natin hanggang plan K 1 million tayo ha. Yan. 51 to 60 years old, 60 years old and 6 months po pwede pa po tayo. Pero once na nag 60 years old tayo, hindi na po natin yan mahahanap sa portal natin, no. Kailangan na nating gumamit ng yung form, yung papel po ito ha. O pwede na po natin gamitin na yung papel. Hindi na po yung sa online, okay? So, yan po. K75 and up.
Okay? So, pag may mga questions tayo, pag nag-email, may mga lapsation na nangyari sa ating mga clients o yung sa atin, email lang po natin to. customercare@kaiserhealthgroup.com. Pag tatawag tayo sa Pilipinas, ito po yung mga number. Kung may maifafax man tayo, ay yung mga yan. Screenshot po natin para alam po natin sino yung hahabulin natin or saan tayo mag-i-email pag may problem tayo sa Kaiser. Okay, so customer service ni Kaiser. Ano naman yung mga, eto, pag-usapan po natin itong options na to. Ito po kasi yung bago din sa atin sa Kaiser, no? Total health benefits. At the end of the extended period, a member enjoys this benefit, which is the sum of all benefits under the Kaiser Premium Health Builder Program. So yung first option natin, eto, option 1, continued health benefits with term life insurance. Eto, napakaganda niya. This option will give you the following benefit. Pag option 1 ang pinili natin, nag-mature na yung ating ang tawag dito, policy, ano, eto na. May mga 4 options tayo. Ang number 1, eto nga. This option will give us the following benefit. Continued term life insurance up to age 60, equivalent at least 50% of the total health benefits but not to exceed 2 million face amount. Okay? So, continuous yung ano natin, term life insurance. Bago mag-80 tayo. Coverage on all pre-existing conditions up to the total health benefits. Yan. So, lahat po ng ano ng pre-existing conditions natin. Annual physical examination through Kaiser Medical Center Incorporated and or Kaiser Designated Accredited Clinics. Yung annual physical examination natin, covered pa rin po tayo. Ma-enjoy pa rin po natin. Unlimited consultation with all branches of clinics Kaiser Medical Center Incorporated. And access to, yan, may access pa rin po tayo sa mga hospitals, clinics, and doctors natin. No? Dental benefits, pwede pa rin po natin yan. Ma-enjoy pa rin natin sa mga accredited dental service providers natin. Continued health benefit. Yeah, continued health benefit natin. Diyan pa po ba tayo? Keynote. Kikita niyo po ba? Yes, wala po ba? Wala. Walang slides. Nakikita lang yung ano mo. Yung sa desktop mo. Yan. Yan ang problema kasi dito sa aking Chrome. Sorry po. Nasa keynote na. Yan. Maka-share ka naman na. Naka-share ba ako? Okay na po, SND Mina. Yan, okay na po. Kita na po. Paki-X. Yan, okay na. Okay. Diretso mo na lang. Okay. So, yan. Okay na po tayo, no? Ma-access pa rin natin. Meron pa rin tayong access sa benefit natin. Ma-enjoy pa rin po natin yan. Okay? So, second option natin. Ano po yung second option po natin? Under pa rin po ito ng first option natin. A total health benefit at the end of the extended period, a member's first option pala ito. Punta po tayo sa second option. Ano po yung second option natin? Upon maturity ito. Ano? Continued health benefits with yearly increment, annual withdrawal of the yearly increment earned. So annual withdrawal of the yearly increment earned from the total health benefits. So po pwede po nating unti-unti kinukuha natin yung annual nating kinikita ng pera po natin. Pwede po yun yung maging option po natin. Continued term life insurance. So kahit annual po natin kinukuha yung kinikita ng pera natin, continue pa rin po yung term life insurance coverage natin up to age 80, at least 25% of the total health benefits but not exceed 1 million face amount. Okay? So yan. Cover on all the pre-existing conditions up to the availability health benefits balance. Ibig sabihin, bakit po niya sinasabing available at po, up to available health benefits. Siyempre, depende po sa pera na meron po tayo. No? Access to over 500 hospitals. Meron pa rin tayong access sa hospitals, clinics, and sa mga doctors natin. Ano?
dental benefit through accredited dental service providers, na-avail pa rin po natin yon. And syempre, continued health benefits with yearly increment depending on the prevailing market, but in no case less than 3% per annum. So ito po yung kinikita pa rin po ng pera natin. So sa second option po yan. So meron pa rin po tayo kung gusto natin kinukuha yearly yung kita ng pera natin. Pero syempre, mas mababa na yan kasi syempre hindi na nagko-compound. Kinukuha na natin kasi yung tubo. Okay po. So, third option. Partial withdrawal of up to 50% of the total health benefit. Uulitin ko lang, i-recap ko lang po yung first ha. Yung first option, iiwanan pa rin po natin yung pera natin. Lahat ma-covered pa rin po tayo, no? May access lahat tayo. Pangalawang benefit, yung kinikita yung annual interest ng pera natin, kinukuha natin annually. Ang third option naman is kalahati ng pera natin, i-withdraw natin. No? So partial withdrawal of up to 50% of the total health benefits. Ayan, i-withdraw na natin. Total health benefits natin and continue to enjoy the following benefits but without term life insurance coverage. Kinuha natin kalahati ng pera natin. Ito po ang mangyayari. Wala na po tayong term life insurance. This option entitles you to the following benefits. Ano pa yung mga makukuha nating benefits dito, mai-enjoy natin? Coverage on all pre-existing conditions. So covered pa rin po tayo. Depende sa pera natin natitira. Okay? Unlimited consultation pa rin on all branches, clinics of Kaiser Medical Center. May access pa rin po tayo, of course, sa hospital kasi may pera pa rin naman po tayo. Ano? Dental benefits through our accredited dental service providers. And annual physical examination through Kaiser Medical Center and or Kaiser designated accredited clinics. Sa mga accredited clinics, pwede pa rin. Kahit hindi lang sa Kaiser Medical Center, okay? Continued health benefits with yearly increment depending on the prevailing market but in no case lower than 3% per annum. Kumikita pa rin po naman yung perang natira natin, of course, kasi may pera pa rin naman po tayo. So, third option yan. Ano yung pang-fourth option natin upon maturity ng pera natin? Full withdrawal of total health benefits. Kinuha na natin. No, yung pangatlo, kalahati lang. Dito sa pang-fourth, pwede na natin kunin. No? Full withdrawal of the total health benefits. The policy is considered fully availed of. Ibig sabihin, wala na tayo. However, should there be no option chosen within 30 days, wala tayong pinili sa option 1, 2, 3, or 4, automatically, the receipt of this letter, option 1 above will automatically apply. Siyempre naman kasi napakaganda din naman ng option 1. So pag wala na tayo napili after 20 years, nag-mature yung ating policy, automatically, ang option 1 po ang mag-a-apply sa ating policy. So no, for withdrawal due to the non-medical reason, the term life insurance coverage will automatically be discontinued, of course, kasi na-withdraw na natin. Kaiser reserves the right to discontinue the health benefits and return all available unused health funds to the member at any time without notice. Okay? So, yan po ang ating si Kaiser. Ngayon, ito po yung schedule of benefits po natin. Kung sa mga iba sa atin na hindi pa po nila nakikita or nabubuksan ang kanilang OPMS, ito po yung makikita natin, yung schedule of benefits natin. No? So, ayan o, makikita natin. Yan, lahat nandito yan po yan. Ito o, yung room and board, yan. Hospital benefit limit, intensive care per day, covered po yan. Lahat nandito yan po yan. Yung anesthesiologist fees, magkano ang surgeon's fees, depende po yan, makikita po ninyo. May mga percentage tayo kasi di ba may discount tayo. Yan, physician fee per day, specialist fee, covered yan. Di ba napakaganda po ng coverage or mga benefits na binibigay sa atin ni Kaiser. So nandito yan naman yan, makikita po natin kung magkano yung kinikita ng pera natin. Buksan lang po natin. Ito yun po yung term life insurance natin. Accidental death and membership. Dismemberment. Nandito yan po. Okay? So, ayan. Dapat alamin po natin na makikita din natin yung kinikita ng pera natin, yung healthcare value natin hanggang 20th year. Okay? So, yan po. Tignan po natin. Ini-encourage ko po tayong lahat. Buksan natin ang ating OPMS sa Kaiser para alam po natin yung mga benefits natin. Okay?
So, eto po si Kaiser. Eto po yung pinaka-main insurance benefits po natin. Ma-screenshot po natin lahat. Lahat po ng diniscuss natin nandito dito po. Okay? So, yan. For inquiry and assistance, i-email po natin ulit. Ito, marketing@kaiserhealthgroup.com. I-screenshot po natin or tawagan po natin itong number po na ito. Okay? If ever may mga kailangan tayong tanongin, i-screenshot po natin para meron po tayong mapag-emailan or matawagan po natin. So, with that, maraming pong salamat. O yan, o si superhero po daw siya. Kasi, ito po ay ang laking naitulong sa atin ni Kaiser, lalong-lalo na sa ating pagtanda. Okay? So, with that po, maraming salamat sa pakikinig ng bawat isa. Sana may naintindihan at natutunan po tayo.